Obvious, no, kung anong mas better sa kanila. Pero dahil nandito ka, naguguluhan ka pa siguro kung anong gagamitin mo para sa iyong project or ipapagawang wall or ipapagawang bahay mismo. Kung CHB ba or Hardiflex. Isa-isahin natin ang mga factor bakit mas better yung isa. Makwento ko lang, may nangyari sa aming bahay, nag-away yung dalawang kong kapatid. Tapos nagsuntukan sila. Ngayon, sa pool yung aming wall. Which is ang ginamit namin dun is fiber cement board or mas kilala sa Hardiflex, ay grabe, nabasag. Yun yung naging experience namin. Pero ang kagandahan dun, yung nabasag na area, napalitan naman. Mabilis lang naman din siya mapalitan. Pero yun nga lang, nagdagastos. So, i-define muna natin ano ba yung CHB. So, yung CHB is concrete hollow blocks. Yun yung ginagamit kadalasan dito sa Pilipinas. Or lagi nating nakikita, di ba, na yun yung ginagamit na wall ng mga bahay CHB. So, meron niyang 4 inches, 6 inches. Yun yung mga common na ginagamit. Ang 6 inches na CHB is ginagamit yan sa exterior wall, whereas yung 4 inches yung sa interior naman, interior wall. Bakit nga ba hollow yung hollow blocks? So, ginawang hollow yan para mabilis lang siyang hawakan, para ipag-transpo, tapos pag-install, meron kang mahahawakan. So, made of cement, tsaka aggregate, sand or crushed stone, tsaka other additives, tsaka water, yung CHB. So, hollow siya dahil pagka gumagawa ka ng wall, lalagyan mo yun ng reinforcement para sa strength niya. Madadagdagan siya. At the same time, hollow siya for weight reduction. Tapos, meron din siyang material conservation. So, habang pinapagawa or ginagawa yung CHB sa manufacturing or sa kung saan siya ginagawa, is hindi ka gagastos ng mas madaming materials kasi nga may hollow. Ang fiber cement board naman or Hardiflex ay made of cement, sand, and cellulose fibers and other additives din. So, ang kagandahan dito, durable and versatile tile siya. So, pwede siyang gamitin at as wall, pwede din siyang gamitin as partition wall. Same din sa CHB. Ikukumpara natin sila para makita natin kung ano talaga ang mas better, CHB ba or fiber cement board. So, unang factor is meron tayong personal preference na masasabi natin na mas better talaga ang CHB compare sa fiber cement board. Example lang. Pero pwede din natin sabihin na mas better yung fiber cement board sa CHB. Malaking factor talaga ang budget or cost. So, yung personal preference natin is maaapektuhan. Kasi nga, depende kasi sa ating budget. Tsaka yung cost ng mga materials. Pinagkumpara ko yung dalawang materials. Yung CHB versus fiber cement board in terms of prices. Kapag sinunod mo talaga yung standard na thickness ng fiber cement board sa walls, example, 9mm to 12mm na thickness, compare sa CHB na materials, kasama na doon yung rebars, mortars, tsaka plastering, mas mura yung magagastos mo sa CHB. Pero kapag naman, kunwari, hindi mo susundin or lalaruin mo yung thickness ng mga fiber cement board or Hardiflex, example, gagawin mo siyang instead na 9 to 12 mm, gagawin mo 3.5 mm to 6 mm na thickness ang gagamitin mo, mas makakamura ka sa fiber cement board. So, mas makakamura ka, mas hindi ka mapapagastos in terms sa materials. Pero pagdating sa isang factor like timeline, mas mabilis kasi gawin yung fiber cement board na mga walls. Yung katulad sa ginawa sa aming bahay, ang pinili ko doon ay may nilagay lang ako doon na CHB, tatlong patong, tapos the rest is fiber cement board. Bakit ko siya pinili doon? Kasi yung inaalala ko doon is yung bilis. Tsaka yung gastos kasi nga nilaro ko yung thickness niya instead na 9mm to 12mm. Ginamit lang namin is 3.5mm to 4mm. Mga ganun lang na thickness. So kapag kasi nagkapagawa ka ng CHB is that malaki or mas matagal siya gawin. Example lang, kailangan mo pang patuyuin yung CHB cement doon bago ka magpintura. Whereas sa fiber cement board, pagkatapos mo ma-install, pwede mo na siyang pinturahan agad. Ang kaganahan din sa fiber cement board is mabilis lang talaga siyang ma-install lalo na kapag marunong or bihasa yung gumagawa compare sa number of days na i-google kapag CHB. Sa pangatlong factor naman tayo, which is sa durability and strength. Very obvious, di ba, na kapag sinuntok mo yung CHB, masasaktan ka lang. Whereas sa fiber cement board, yung nakwento ko nga kanina, yung sa bahay namin, yung sinuntok yung wall, ayun, basag. In terms sa strength and durability, lamang talaga yung CHB.
Kung magpapagawa ka ng bahay, kunwari si HB, no, ang gagamitin, mga walls, mas maganda siya if pakyawan. Kasi nga, pwede mong i-compute yung per square meter na presyo sa paglilay nun, pagpa-plaster nun, ganyan. So, yung kinumpute ko siya, mas makakamura ka talaga if yung pag magpapagawa ka ng CHB, ipapapakyaw mo versus sa ipapaarawan mo. Sa fiber cement board naman, mas makakamura ka kapag arawan. Kasi nga, kung magaling naman or bihasa yung gagawa nun, mabilis lang nila i-install. Pero pag i-purpose mo, mas mahal ang singil nila. So, yun yung kaibahan ng dalawa. Ano ba ang mas better? CHB ba? Or fiber cement board or hardy flex? Kung ako yung tatanungin, kung may budget ka naman at hindi gipit, go for CHB walls. Pero kapag meron ka lang maliit na budget or medyo hindi ganun kalaki, go for fiber cement or hardy flex. Cheaper alternative siya kapag ilalaro mo yung thickness. Pero kapag ipa-follow mo talaga yung thickness niya, susundin mo yung standard, mas mahal yung mga materials niya compare sa CHB. Kinumpara ko yan, kinumpute ko siya, so hindi ko na diniscuss sa video na to. Pwede mo siyang laro-laruin yung thickness. Whereas dun sa CHB, yung options mo lang talaga is makahanap ka talaga ng lower na prices or mas murang supplier para doon. So, yun lang muna. I hope na meron kang natutunan, tsaka hindi ka na maguluhan sa pipiliin mong materials, kung pipiliin mo ba ang CHB para sa iyong ipapagawang wall, or pipiliin mo ba is fiber cement board or hardy flex na para sa iyong wall. Sana hindi ka na naguluhan after mapanood itong video na to. Pa-subscribe na lang to support my channel, and see you again sa aking susunod na video. Bye!